Isang mapagpalang araw po sa atin sa araw na ito. Police Senior Master Sergeant Brother Aldimones, magsishare lamang po ng onting kaalaman sa mga iba't ibang modus operandi. Baka po ito'y makatulong sa inyo. May isa pong modus operandi na gumagana po ngayon sa social media. Ang style po nito ay tatawag siya sa iyo, tatanungin niya kung kamusta ang delivery ng Shopee o Lalabog. Sasabihin niya kung ikaw ba'y naka-experience ng good or bad. Sasagot ka ngayon na maganda, okay naman ako kay Lalamove, okay naman ako kay Shopee, okay naman ako sa delivery. Maraming salamat sir, sasabihin niya na ito'y isusulat namin dito sa aming talaan. At ang boss po nitong tao nito ay napakaganda, talagang pang call center po talaga. After po nito, sasabihin niya yung pangalawang intention niya, sasabihin niya sa'yo na, sir, napili po ang inyong pangalan at nabunot at kayo po yung nanalo. Kaya ano maganda doon, nanalo po kayo ng isang relos na worth 10,000 pesos. Ikaw naman ngayon dahil bigla ka ngayon naghahaman, 10,000 pesos libre. Sasabihin ngayon itong kausap mo, sir, ito po yung libreng ibibigay sa inyo. Ito na ngayon yung turning point. Wala po kayong babayaran sa relos. Ang babayaran nyo lamang po ay international shipping fee. Yun ang maganda doon. Sasabihin siya, babayaran nyo lamang po yung international shipping fee na worth 500 pesos. Ikaw naman ngayon, 10,000 versus 500, sasabihin mo ngayon, i-avail mo. Sige ho, pa-deliver nyo. Darating po ngayon yung delivery, may darating sa yung relo. Ang problema, nung nabayaran mo na yung 500, pag-check mo doon sa relo, yung relos na nabili mo is worth 200 pesos. Doon mo mapagtatanto na naloko ka pala, na-dengoy ka, na-scam ka. Bakit? Kasi nakalimutan mo na wala ka naman palang sinalihang contest. Papaano kang mananalo kung wala ka naman sinalihan? Kaya sa araw na ito, nawa makatulong po ang idea nito o ang simpleng pagpapaalala. Sapagkat sabi po, paalala ang gamot sa taong nakakalimot. God bless po sa atin lahat.